What's going on mga kuys? What's going on YouTube? So ngayon gagawa tayo ng isang mid-fade sa pamangkin ko. So shout out kay Samuel Consulta. So sila yung mga simula pagkabata or simula nung nagupit ako, sila yung mga pinagpapraktisan ko hanggang ngayon. So welcome back mga kuys. Ngayon gagamit muna ako ng number 2 guard para alisin yung bug sa gilid. So ginagamit ko ngayon dito yung aking Kipi Power Up para i-debulk yung kanyang buhok. Gamit ang aking Kipi Zero Stremo, so gagawa tayo ng bald line dito mga kuys. So ito madali lang yung ano kapag diretso in compare sa mga ano drop fade or yung mga ano burst fade. So mas simple yung ganyang diretsong guideline lang. So kung nagsisimula ka, gawin mo yung ganyan mo nang diretso lang na guideline. So kapag medyo na nagamay mo na yung ano yung sistema, so tsaka ka magsimula ng mga burst fade at tsaka ng mga drop fade. So ito mga kuys, makikita nyo magandang gamitin yung Kipi Stremo, malinis ang kanyang mga linya at malakas gamitin sa debulking. So gamit pa rin ng isang Kipi product mga kuys, ito yung Zero or yung Twice Finish. So ginagamit natin yan para i-bald yung kanyang bottom part ng kanyang ulo. So kung makita nyo yung part na yan, so downstroke na yung ginagawa ko dyan para matanggal yung linya na na-create nung shaver. So isang technique mga kuys. So huwag nyong isasagad hanggang bald line yung pagsishave nyo. Magtira kayo ng mga half inch or 1 centimeter and then tsaka nyo i-shave pababa. Pababa lang, downstroke lang ng downstroke. Makikita nyo nagbe-blend yung ginagawa nyo. So kung mapapansin nyo mga kuys, nagpalit tayo ng clipper. So gumagamit ngayon tayo ng Wahl Legend Corded mga kuys. Ito ngayon ko lang uli ginamit. So yung Kipi ko nag-signal na maglo-lobat na. Pero matagal pa siyang gagamitin actually. Pero hindi ko sinasagad yung pagka-lobat ng aking clipper dahil mas nakakasira ng battery yan. So ito tinuloy ko yung yung aking Wahl Legend. So gumawa muna ako ng guideline with the lever open. Then sinundan ko ng number 1 guard again with the lever open. Tapos yung middle line ay isosoften natin. Gamit pa rin yung number 1 guard pero yung lever niya is naka-close. So ngayon atakihin natin mga kuys yung bald line na natira. So lever close lang, flick out motion, pinipitik-pitik lang natin yan. And then ibubuksan natin ng konti dahil aangat tayo mga kuys. So habang umaangat tayo is nagbubukas tayo ng lever. So yung middle line na nakikita nyo dyan is aalisin natin with the lever fully open mga kuys. So hindi ako gagamit ng half guard kasi ang Wahl Legend mga kuys ay may mahabang lever range. So kapag naka fully open yan is equivalent na siya sa 0.5 guard. So dito kung makikita nyo sa gupit na to, tatapusin ko yung gupit na to gamit yung Wahl Legend. So hindi tayo gagamit ng mga half guards dahil nga ito exception to the rules. Yung Wahl Legend lang mga kuys, meron siyang napakahabang lever range. So again, makikita nyo, puro kanto na lang ng blade yung ginagamit ko para alisin yung middle line. So ngayon
ngayon, dadako tayo sa kabilang parte ng kanyang ulo. Same process lang mga kois. Ayan, so lever, nagsimula ako sa lever open. Susundan natin ng number one guard, then close, and then ibe-blend na natin lahat isa-isa yan hanggang sa likod. So dito mga kois, so binago natin yung ano ko, sistema ko. So ibinilin ko na muna yung middle line ng ano, ng lever open at saka number one guard, then saka ko inatake yung bald line dito. So ano lang yung mga kois, so depend ano lang yun, parehas din lang yun. So nangyari lang dito, inuna ko yung middle line, then saka ko inatake yung bald line. So ngayon mga kuis, nasa likod na tayo. So same step, walang pagbabago. So sundin lang natin yung proseso. Magtiwala tayo sa proseso. Dahil yun lang naman ang magbibigay ng ano. Kasi walang magaling na barbero na hindi sumunod sa proseso. So not unless gifted hand ka na hindi ka na gumagamit ng mga guards. Pero ngayon nag-aaral ka. So sundan natin yung proseso. Ito yung mga guidelines na ginagawa natin para makagawa tayo ng malinis na faded haircut. So ngayon natapos na natin yung blending mga kuis. So ibe-blend na natin yung top hair sa side hair. So clipper over comb technique ang ginagawa natin dito. So tandaan nyo palagi, number 2 yung huli kong ginamit na guard. So susuklayin ko lang yung kanyang buhok. Hahanapin ko kung saan ako natapos ng number 2 guard. Then i-squala ko lang yung ano, yung supply. Kung ano yung mga buhok na lumalabas, yun ang ibe-blend natin, ang aatakihin natin. So after clipper over ko mga kuis, lagi kong pinapasadahan muli ng isa pang runde, isa pang round. Gamit yung number 2 guard pero naka-lever open para lang mas malinis yung transition. Then gagawa tayo ng ganitong technique para alisin yung mga sumusobra pang buhok or hindi naka-eskwala. Thank you.
So bago natin completely tapusin yung ating haircut, so babalik muna tayo sa detailing. So i-check natin bawat ano sulok, alin ba yung mga dapat ano linisin, silipin natin sa salamin, ano yung mga nagre-reflect or ano yung mga nakikita mong mga linya, faint lines or dark spots, then yun ang mga babalikan natin. So isa na namang keepit trimmer ang gagamitin natin dito mga boys. Ito mas gusto ko itong ginagamit sa pagla-line up. Ito yung mini Diavel. So kung makikita nyo naman, napaka-sharp ng kanyang mga linya at masarap gamitin sa pagla-line up. Para mas mag-stand out yung kanyang gupit, so papadaanan natin ng labahayan para mas maging malinis at maging sharp ang kanyang mga linya. So eto na mga kuys ang finished product. Sana nagustuhan nyo, sana may natutunan kayo. Huwag mo nang kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell. Muli, Sam Pizza Hobby Barber signing out. God bless.